pagpapabago ikaw. Hindi ka nanatili. Hindi ka nagbago. Nanatili kang tapat. Kaya Lord God, sa umagang ito, manalahan kami sa presensya mo. Manalahan kami sa pili ko. Na buong puso ng pili ko, nagpupuri at sumasampa sa Lord. Lord, sa iyo po ang aming lahat ng pagpupuri. You are worthy, Lord. You are worthy. Oh, let's pray our hands.
So ngayon kumakain ito, gusto ko pong buksan sa inyo ang susi, isa sa susi. No? Ito po yung mag-aanlak sa matagal ng problema ng kahirapan, no? Problema ng kakulangan, problema ng katapusan. Ito po ay ang salita ng Diyos kasi nasa salita ng Diyos ang susi. Kaya kailangan pakinig ka. Sabi sa matagal mo, pakinig ka. Kung ikaw ay first-timer, ngayon po kung malilitig ito, baka matagal ka na nagsasuffer sa kahirapan, kung ano-ano na naiisip mo. Minsan nga, yung iba, hindi na positive ang iniisip. Negativo. To the point na hindi lang siya nakakagawa ng masama, kundi to the point na tapusin ang buhay. Ayan po, matinuloy mo, presyo. Di ba? Para wala ka ng hope. Tapusin na natin ang buhay na ito. Hinat na ito. Hindi mo na kaya. Nakakita ng lubin. Nakala ng solusyon sa lubin. Nakakita ng gloros. Nakala na si gloros ang solusyon. Nakikinig ng Diyos yung iyan ng kanyang bayan. Sabihin ko sa katabi ko, nakikinig ng Diyos ang iyan. Ikaw ba ay umiiyak din? Noong panahon ng mga Israelita na sila ay inalipin ng Ehipsyo, sila ho ay talagang araw-araw sa ginawa po ng Diyos. Pagkagising po sa umaga, obligado silang magbukal ng lupa, gumawa ng mga bricks, no? Para sila ang magtatayo, sila ang magagawa mula sa Roman Indians at sila rin po ang magtatayo at may kasama pang bonus na latigo. Kapag sila ay nagtamad-tamadan, ginunin nyo at ilang tamilan sila sa sigil na ilang taon po silang naging alipin ng Ehipsyo, 400 na higit. Ganun po, alupin, no? Ang buhay ng mga panahon nila. Pero ang maganda po dito, narinig ng Diyos ang inig, ang iyak ng kanyang bayan. Kaya mula po, amen, sa isang tao na ginamit ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. Bagamat ang tao po ito ay merong limitasyon, putal mong salita, no? Hindi siya spokesman o spokesperson. Salamat po sa kapakayagan niya sa kita. Pinubusan po ang aking puso. Pumasok ka sa aking buhay ngayon. Tinatagal kita bilang Panginoon at aking kapatulas. Panginoong Isus, inaamin ko po na wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan na gawa. Mula pa rin. Ang ganyan. Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataon na maranasan ang sinasabi mo sa iyong mga salita na pagpapala at tagumpay. At handa po ako makinig at handa niyo po ako sumunod sa iyong mga pinag-uutos. Ngayon pa lang sa aking buhay. Malaya ka po, Panginoon, ang Diyos at gumawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung mga salita na binitiwan mo sa mga Israelita ay hindi lang para sa kanila, hindi para sa mga anak mo. Dahil sa kapanahunan na yun, ang lahat ng anak mo na nandito pwede makaranas ng kalayaan mula sa kahirapan, mula sa inflation, mula sa kapusan ng Panginoon. Dahil ikaw ay lumitinig sa aming mga iyan. At dahil sa titinig mo ang iyan, ang langit ay bubukas upang magkaroon ng oportunidad ang bawat isa na makaranas ng kalayaan, financial deliverance, financial breakthrough, financial blessings, overflow. And Lord, patawarin mo po kami kung may mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin nasusunod ang mga sasabihin. Dahil nakaroon na ako. Pero ngayon, buo ang aming loob kung gabi ang mga sinasabi. Dahil sa likod ng aming pagsunod, may mga nakatanong, pagpapala, at hindi namin ma-imagine na ito ay matatagal na. Ngayong taong ito, we expect more great and mighty things to happen upon our lives. Bless each and every one of us. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
at ang pwede na yung lahat kayo magpapamuhin. Hindi, magpaparada tayo ng babi dito, hindi isang babi. Dapat naman gumagawa lang sa atin. Pero yun ang hindi sa pwede nun, dapat. So yung baboy mo, kung marami ka ng baboy, o magbenta ka ng isa, yung pinakamainam, kinonvert mo sa cash, yun ang itatanim mo. Ganun po ang pwede mo sa pwede. Ina-explain ko lang po ito in layman's term kasi baka hindi niyo may traps, wala naman ako traps. Wala naman ako. Ang tanim mo lang sa bahay, palunggay. Ay, palunggay ka. Wala eh. Ibig sabihin nun, yung trabaho, yung pinita mo, doon sa mga katumayan, yun ang tatanim mo. Yung iba, ginagawa natin eh. Nagbibenta sila ng mga gamit na hindi naman napapakinabangan sa bahay. Nagkapagin namin yun eh. Binenta namin yung mga regalo sa kasal, yung napakaraming mga fruit, ano tawag doon, fruit juice, cream, tapos ang makaraming mga nilipin. But kinonvert namin sa kasal, yung ginagin namin sa church. So there are a lot of ways we can honor. Ina-acknowledge natin ang kayo ang gandala sa amin sa lupain sa gana. O kung yung iba sa atin hindi pa man namarating sa lupain na yun. As an act of faith, Lord, ano man ang meron kami na ito naman ang nagsusustain sa amin kahit maliit. Mula dito, kumuha kami ng portion, a shift, bahagi na ito ay inaantog namin sa iyo. To honor you, not just with our tithes and offerings, but also to the feast time of giving, by giving our first fruit. At itong uri ng pagtatanim na ito ay special sa iyo. Dahil ito ay isama sa kapistahan. Sinabi mo, hindi lang sa mga mo, hindi kahit sa mga anak mo na kumikilala sa Diyos ang kalayaan mula sa iyo. Panginoon, inikilala ka namin na ikaw ang magpapalaya sa aming kailangan. Ikaw ang namatay sa krus upang kami ay makalaya sa sumpa at hirap, sakit karamdaman at kalusunos o miserable buhay. Dinadala kami sa lugar sa gana at dahil sa aming pag-